It's Nerd TV. Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Today, we are going to try to fix my guitar. Ito. Ano na kasi, pangit na nagtunog. Yung wiring sa loob, ano na, may diferensya na. Matagal na kasi sa akin itong gitarang to, 1990s pa yata. So, ito po yung kanyang wiring sa loob, ano. At nakikita nyo naman, marami na kasi akong ginawang modifications dito sa gitara na to. Pinaglaruan ko kasi to noong araw. Kaya, meron pa siyang ano rito, yung fuzz circuit na pagka inon kong ganun, merong fuzz guitar siya. Oo. Noong araw, wala pa yung mga ganyan electronics sa loob ng gitara . So, this was my honest attempt. Okay, so ang gagawin ko dito ay lalanggasin ko lahat . Tatanggalin ko na lahat . At meron akong biniling mga bagong parts. At babaguhin ko itong setup nitong gitara na to. Kasi ano to washburn. Yung mga parts hindi ko na makita . Wala akong makita mga parts. Nahirapan ako pati yung 5-position switch. At ito po yung 5-position switch na sinasabi ko. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po sanang pasalamatan ang lahat ng mga manonood. I hope na enjoy ninyo yung 10 songs na ginawa ko in 10 weeks. Mahirap-hirap din ho yung paggawa nun dahil kailangan ko gumawa ng isang kanta sa isang linggo. It's challenging pero masaya. So, continuing. So ito, nalinis ko na, no? Iniwan ko na lang yung kailangan ko. Ito siguro yung galing sa humbucker, yung double. Tapos ito yung doon sa dalawang pickup. Ito ay ground na papunta doon sa bridge. Saka ito yung output para dito. Okay. Okay, so tingnan naman natin real quick, no, kung minsan nagkakamali ako . Dapat tinitingnan ko muna kung ano yung mga mga kailangan kasya pero masyado palang hindi pwede pala to. Okay, so yung mga binili ko palang parts mga katropa ay hindi pwede kasi masyadong maikli. Kailangan ko na palitan to . Ang dumi na . Lalo na itong isang to. So, maalantana pa. Please kasi like and subscribe. Yung parts ay, well, hindi hindi
hindi tugma. So, kailangan. Hindi pwede yung mga parts na binili ko, so ibalik muna natin at bibili ako ng mga bagong parts. A few days later. Good morning mga katropa. Eto, it's gonna be a busy day. Aayusin ko itong aking gitarang si Alice. Dahil nung last time na ginamit ko hindi na gumagana halos . So ang gagawin ko ay eto, bumili ako ng bagong double humbucker pickup na ipinalit ko doon sa luma. At itong dalawang ito yung mga dati pang humbuckers or pickups. Pero checkin ko muna siya kasi mukhang maigi naman ng ano niya . Maigi naman ng ano niya, ang performance niya. So ibabalik ko lang siya. Bumili ako nitong mga potentiometers para sa ano dito sa ano mga pihitan, control knobs. And meron ako ritong lumang 5 position switch. Ito yung original part pa na galing dito sa gitarang to. At mahirap hanapin itong isang to, kaya hopefully maganda pa siya. Mukhang ano naman yung matibay pa naman, mukhang hindi pa maluwag, masikip pa siya . Maganda naman ang tunog. So gagamitin ko uli siya and hopefully maganda pa ang performance nitong 5 position switch na to. Okay, so dito lang ako magagawa sa aking sala para mas maliwanag. Eto nga pala, no? Ito yung circuit na susundan ko, na ni-research ko mga 1 or 2 days. Basic circuits lang lahat naman itong mga to . So, kumuha lang ako ng isang circuit diagram galing sa mga ibang guitar manufacturers, and then gumawa ako ng sarili ko. So ito ang susundan kong circuit diagram. Ito. Hindi ito. Okay. What else am I missing? Relax muna tayo. Suma, nararamdaman ko yung pananakit ng likod ko . Now it's time to put on the double humbucker. Kuchang haba pala no. Ano yan? Thank you.
Okay, natapos na rin mga katropa. Pasensya na kayo, hindi ko na na-i-video dahil nabisi na ako eh. Eto na, natapos ko na. Yung pala mahirap dito sa gitara na to. Ang liit nitong cavity. Ito, cavity to eh. Ang liit ng cavity. Kaya ang hirap anuhin yung kumpunihin. Kasi masikip. Please like and so subscribe. Anyway, tapos na yan. Lalagyan ko na lang ng bagong strings. Okidoki. Yan. Okay, maganda na. Ito yung aking inayos. Ito, dati switch yung nakalagay dyan eh. Ngayon, ginawa ko na siya ng master volume at tapos dalawang tone control. Yun. Tapos lalagyan ko na lang siya nito. Yan. Okay mga tropa. So, natapos ko na siya, no? And kagabi, tinest ko siya. And napansin ko na maingay itong dalawang pickups, yung lumang pickups, dalawang lumang pickups. So either kailangan ko ng palitan tong dalawang pickups na to, or baka hindi lang maganda yung wiring ko. So ang gagawin ko, I'm gonna attempt to lessen the noise by grounding the two new tone control pots that I installed. Okay, so yeah, that's what I'm gonna do. I'm gonna ground the potentiometers. The other one is grounded. The main one, the master volume, it's grounded. So this one, I'm gonna ground. Real quick mga katropa, so meron akong binago dito sa circuit na to, itong part na to, kasi nakita ko parang medyo mali yata yung pagkaka either yung pagkakakopya ko o yung pagkaka kabit nung nung nagpadala sa akin. So anyway, let's try it. So ito po yung pagkakaiba nung dalawang circuit diagrams. At yun po yung kinorek ko. Okay, ayos na. Checkin natin. Okay, so meron pa rin hum. Pero hindi na yung malakas na hum na yung nakaka-disturbing. So, lagyan natin sa dito sa bridge pickups. Looks good. Second position. Okay, ito yung itong dalawa. Okay. Mm-hmm.
next position itong nasa gitnang to. Pwede, pwede. Ayos. Position 4. Yan, itong dalawang to naman. Okay, ayos. Ayos. Okay, last position. Itong isang to lang. Tingnan natin. Okay. Tunog ni Alice ngayon. Kailangan ko lang ng cover dito na itim para hindi makita yung puting ano. Okay, so mukhang maayos naman. Okay, checkin natin yung mga knobs. Okay, itong knob na to ay dito sa gitna. Dito. Okay. Tapos, dito naman sa dulo. Dito naman. Yan. Ayos. Ayos. So, gumagana pareho. Kapag naka-on pareho, itong tunog. Ayos. Ayos. Pwede na. Saka hindi na maingay siya ngayon, no? Hindi na masyadong maingay at least. Okidoki. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.